My name is Juno. My name is Juno Jipal. Jipal. Hi, Kaparkers. Good morning. So, nababa tayo, nababa. For today's video, i-share ko sa inyo dahil marami sa inyo ang nagtatanong kung paano at parang paano namin nalaman at ano ang mga signs na may autism si Juno. Kasi nagte-therapy sa si Juno. Sa mga first time na viewers, na napunta sa aking channel. Ako po si Joeline Park, asawa ng isang Korean, may anak, si Juno. At ang itatopic natin ngayon kung paano ko nalaman at mga signs na may ganun si Juno. So, first thing, bilang isang bagong nanay, wala pa akong anak before, bago ako sa mga bagay na yan, ganun din si Park. Parang okay lang sa akin, inaantay na akin yung self-development ng isang bata. Yung parang, no need na ako, no need na si Park. Ganun ang mindset ko, which is wrong. Andun lang bilang nanay, tapos akala ko inaalagaan ng anak, tapos inaantay ko na lang magsasalita kasi akala ko magpupusa talaga magsasalita ang baby ko. Hindi kasi ako yung tipong nanay ka-Parkers na makipaglaro sa baby na, nanay, parang ginaparang nilalaro-laro yung baby. Hindi ako mahilig. Kasalanan ko yun at pinagsisisihan ko yun. Ganun din si Park. Kasi gusto ko lang isisingit ko lang na simula nung pinanganak ko si Juno, 6 years, 5 years na kaming hindi nagtatabi ni Park sa bed kasi nga ayaw ni Park ng umiiyak na bata. Ayaw ni Park ng maingay lalo nang may trabaho siya. Ang setup ay sa isang room si Park, sa isang room din kami ni Juno kasi parang kami lang dalawa sa pinaka-master's bedroom. Nung baby pa si Juno, tumagal nag-stay talaga kami sa Korea. For how many years, tapos kulong lang kami sa bahay. Kasi nag-school si Juno, nag-schooling si Juno doon sa normal school. Sila mismo nakapansin na may parang hindi mahilig si Juno makipaglaro sa ibang baby. Sinabi nila na ipa-check si Juno. So hindi kami nakikinig kasi nga kami ang taong ma-pride na di ko alam kung ikakayaman ba namin yun. Sabi ni Park, walang ganun sa pamilya ko. Mas lalo naman sa pamilya ko na walang ganun. Pinakamahirap na part bilang isang parents ay tanggapin na may ganyan na sitwasyon sa family mo. Nagagalit kami once may mga comment na ipa-check si Juno. Tapos nagagalit kami. 2 years kaming bulag-bulagan. Ginagawa ko naman ang best ko ha. Na nakikipaglaro ko kay Juno, nagre-response naman siya. Minsan tinatawag ko nga lang talaga, pahirapan. Yung signs ni Juno na ganyan, ay kala ko na trauma lang kasi takot sa mga building na malalaki. Kasi once na pumasok kami sa building, ibig sabihin sa ospital, tuturukan siya masakit. So akala namin trauma lang talaga yun. Sabi ko, trauma lang to, trauma sa ospital. Kaya tumatak sa isip ko yun na, siguro trauma lang to ni Juno. Sinabi namin sa sarili, sinisil ko ang ospital. Last na immunized ni Juno, na injection ni Juno, si Doc na mismo ang nagsabi. Sabi niya, papulutin si Juno ng bola, which is ayaw ni Juno. Akala namin, hindi lang si Juno mahilig sa bola. Ayaw magganyan ng scissor, kasi habang baby pa, kapartners ang baby niyo, parang may toys na scissor, ipaganayin parang mag-ganon siya, oh. Siya mismo maghuhawak, siya mismo mag-cut. Ganon ang pinagawa kay Juno, pero hindi nagawa ni Juno. So, ibig sabihin ni Doc, ipacheck sa therapist nga, sa doctor ng mga ganyan na may autism. Hindi pa rin kami nakinig. Usapang science na tayo ha. Akala ko sa bahay may multo. Si Juno, every madaling araw ay naiyak yan. Bigla-biglang tatawa, bigla-biglang naiyak. Alas 12 pa naman talaga. Minsan inaabot pa kami ng madaling araw, pahirapan matulog si Juno. Pero hindi ko pa tiningnan talaga na science yun kasi akala ko lang talaga may multo sa Korea. So, ang pangalawang science ka, Parkers, ay may mga toys siya na cars. Kung ano ang toys na meron siya, yun ang paulit-ulit niyang nilalaro. The way paano siya maglaro. For example, habang naglaro, mahilig siya mag-line up ng things. For example, ganito. Dudugtungan niya ng ganito. Tapos, mahilig siya sa mga pagpataas ng mga bagay. Halimbawa, pinakamahirap na bagay na hirap patayuin, kaya niyang patayuin. Gagawan niya ng paraan na maipatayo niya to. Akala ko, neat lang si Juno sa mga bagay-bagay na ayaw niya ng kalat. Nila-line up niya. Science na yun. Kasi, nanood na ako ng YouTube. Di pa rin kami nang convince. Kasi nga, matalino si Juno. 2 to 3 years old, marunong na si Juno sa mga colors, sa mga numbers. Kaya niya mag bilang, kaya niya ng mga fruits, colors, kaya niyang tukuyin ang lahat ng ganong bagay. Next na signs ka, Parkers, ay mahilig mag-ganon. Pag natutuwa siya, ganon. Tapos nag-ganon ng ulo. Pinipigilan ko, which is mali. Hindi pala dapat pinipigilan yung ganon. Kasi dun lang na-express ng baby ang feelings niya. Kasi parang nag-ganon. Ako naman, ginaganon ko. Pinipigilan ko, which is wrong. Hindi pinipigilan, hayaan lang siya na i-express yung gusto niyang i-express. May mga narinig ako ka, Parkers, na ang isang autism ay parang pag naglalakad ay parang yung
toe ng paa ay nasa unahan, which wala namang ganun si Juno, walang ganun. Siya, delay nga siya ng speech. Siya nakikipag-communicate lang siya sa amin through hawak ng kamay. For example, gusto niya ng water, hahawakan niya ako lang sa kamay, tapos pupunta kami sa ref. Hindi siya makapagsabi na gutom siya, kaya kami lang mismo ang nag-offer ng food. Sinabi ni Park na baka delay lang talaga si Juno. Delay, delay. One time nag-day off yan si Park, nag-usap kami ng masinsinan. Sabi ko, kailangan natin tulungan ang anak natin. Ayaw man at sa gusto mo, tanggapin natin, sabi mo kay Park. Mahirap. Iyakan kami ni Park. Mahirap ang sitwasyon na ganyan kasi first time baby namin. Sinabi ni Park, okay, okay, ipacheck. Ayaw namin ipacheck sa Korea. Nandun na yung part na nahihiya. Ayaw malaman ni Abu G. Kasi gusto ni Abu G na perfect si Juno. Sabi namin, lipad sa Pilipinas. May bahay na kami ha? Kasi 2018 pa tong bahay na to eh. Nag-decide lang kami 2022. So, ilang years din talaga na hindi namin tanggap na may ganyan si Juno kasi akala namin late lang si Juno. 2 years kaming parang nag-antay pabigyan ng chance na baka magsasalita si Juno. 2022 na realize namin na may kailangan na ni Juno ng help namin. Sa mga nagtatanong, bakit hindi inyo ipa-therapy si Juno sa Korea na mas much better ang medical doon sa Korea compare sa Philippines? Hindi naman daw nila minamalit yung Pilipinas. Sa akin naman, may mga bagay kaming pinag-uusapan mag-asawa na parang kami lang ang makakasolve at kami lang ang makakaalam. First thing, may bahay kami sa Pilipinas. Second, ayaw ni Park mag- stay for good sa Korea kasi nga ang business, hindi naman kami makapag-business sa Korea. Restaurant, sinong mag-manage? Wala na si Kuya. Kung itatry ko at ipipilit ko mag-restaurant kami at ibang business, malulugi lang. Sabi ko sa sarili ko, mag-business ako yung gustong-gusto ko. Kung hindi ako tatama rin, ayaw naman ako pagtrabahuin ni Park doon. Sabi ni Park na kung dito natin ipapa-therapy si Juno sa Korea, andiyan na yung una ay parang i-discriminate kasi ng ibang tao. Siya na mismo nagsasabi. Sa mga nagsasabi na si ganito hindi naman diniscriminate, si Pinay Mom hindi naman dinidiscriminate ang baby niya na kahit may hearing aid na may something, chururot pa kung ano. Huwag natin ugaliin ka, Parkers, na magkumpara ng ibang tao. Kasi iba-iba tayong sitwasyon. Sa comment section ko ngayon, maraming nag-aaway about sa pagiging paano ako maging nanay sa anak ko. Which is di naman dapat kasi bilang kayo po na nanonood, bilang malaking tulong sa akin, may mga advices talaga na gustong-gusto ko at sinusunod ko sa'yo. Marami na akong advices na nakuha sa mga comment section. No? Ang sasarap kahit nagsasalita sila ng bad, pero in a good way, nakukuha ko yun. Pero huwag naman yung gano'n na below the belt na talaga. Kaya ang iba nag-aaway-aaway. May mga pinagtatanggol ako ng ibang ka-parkers ko. Pero ayoko nang gano'n sa comment section ko po, ka-parkers. Love-love lang po tayo dito. Diba ayaw ni Park mag-stay sa Pilipinas, sa Korea? Kung doon namin ipapa-therapy si Juno, hindi marunong si Juno sa Korean language. Mas lalong maguguluhan ang utak ng anak ko. Sa bahay, nagagamit kami ng pagkausap ko si Juno, English. Pagkausap ko family ko, Bisaya. Pagkausap ko ibang friend ko na taga Maynila, Tagalog. Pag si Park, Konglish. Kung doon si Juno, tapos magti-therapy, tapos lilipat na naman sa Pilipinas after ilang years, magugulo na naman si Juno. So ayun, sabi ni Park, sige. Akala namin ay walang therapy center sa Masbate. Kaya ako may sasakyan, kaya ako marunong mag-drive dahil nga si Park mismo nag-push sa akin na kailangan mong matuto mag-drive kasi nga pag nasa Legazpi ka na ay parang ikaw lang at si Juno, hatid-sundo mo si Juno. Hindi namin pala alam, ka-Parkers, may Panginoon talaga na habang naghihirap kami maghanap kung paano kung maghanap ng apartment doon sa Legazpi, may bagong bukas at magbubukas na therapy center dito sa Masbate si Sergio. Hi po, Sergio. Thank you so much po. Ang laki ng sobrang daming improvement ni Juno. Naghanap ako ng doctor kahit online. So, ang ginawa ni Doc, miniting si Juno. Nagbumili pa ako ng kung ano-ano mga laruan para every time na may mahanap si Doc na ipagawa mo to, magagawa namin. That time mismo, hindi na kami maghahanap. Nag-zoom meeting kami ni Doc, tapos minamasdan niya si Juno. Ang ibang galaw ni Juno, 5 years old na si Juno that time. Ang ibang bagay ay nasa 3 years old. Sa edad ni Juno ngayon, nasa 4 years old. Kasi 5 siya that time. Yung nasa 4 years old. Pero wala eh. Yung graph niya, hindi siya full. May mga chart, hindi ko na ipakita sa inyo kasi matagal na. Hindi ko na alam kung saan ko hahanapin yun. Sabi ni Doc na kailangan ipa-therapy si Juno. May mga sinabi pa si Doc sa akin. Hindi ko lang talaga maisabi sa inyo kasi makakalimutin din ako. Before nahihiya ako, pero ngayon hindi na po. So, dito ko na po tatapusin ang aking video. Thank you so much for watching. Please like and share our video sa mga may autism na parents dyan. Fighting lang po. Kaya po natin yan. Thank you so much po and bye. God bless po.